dance, documentation. Yung mga dance band, katunayan po na nakatanggap na sila ng pera. Ah, katunayan na nakatanggap ng pera. Hindi ba meron naman tayong database? Di ba may form naman na binibigay sa mga tao? Parang sa ano po yung sa barangay po ito? Hindi, wait. Kung kailangan natin ng for formality na ganito sa barangay, di ba may database naman yung City Hall? Eh, kami po ay napagutusan lamang po. Ah, okay. So, kailangan. Ay, hindi. Pero pwedeng hindi magsulat. O kailangan talagang magsulat. Okay. Bye. Okay, Okay. Pero kunwari siya, ayaw niya magsulat sa attendance. Okay, ayaw ko, ayaw ko. Ah, nagsusulat naman sila eh. Hindi, kunwari ayaw niya. Kunwari ayaw niya magsulat, okay lang. Okay lang. Viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video ay papunta na nga po kami ngayon sa Barangay Manggahan upang mag house to house at mag validate para sa Pasig Supplemental SAP. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and click the bell button to get notified for all the latest videos. Mga pupunay, kami po yung sa Pasig SAP. So ilang pamilya po kayo meron dito? Dito sa bahay, isa lang. Ah, isa lang. So kasama niyo po, kasal po ba kayo? Okay, ang ilan po anak ninyo? Dalawa. So walang natanggap na ayuda na sa kahit na anong sangay ng gobyerno? Wala. Asa po si Mr. Nyo, ma'am, ngayon? Actually, OFW, kaya lang, na-stop ng trabaho. So nandun siya? Nasa quarantine area sila ng 2 months na. So wala na silang salary. Pinapauwi na sila ng Pinas, pauwi na siya ng mga July 3 sana. Kasi yung tagal na niya naghintay eh. Ah, okay. So ngayon po, ma'am, dahil composed po kayo ng one family, yung anak nyo nandun po sa, nandito po kasama nyo? Ah, okay. So ngayon po ay papipirmahin ko po kayo dito. Ilagay niyo lang po dito ang inyong pangalan, tapos pipirmahan niyo po dito po. Katunayan po na binigyan ko po kayo ng form. Okay po. So pirmahan niyo po muna. Kuha po kayo ng sarili niyong ballpen. Ah, sorry. Apo. Ito po ang inyong form. Ayan, dito po sa form na to, pipilapan nyo lang po ito lahat. Right after mapirmahan nyo po ito, pwede na po kayong pumunta sa Ilaya at mag-pay out. Ngayon na po. Sana hindi po tayo kabutan ng cut-off. Okay, so yan lang po lang, madam, ha. Bring your valid ID and photocopy po yon. Tapos since may asawa at anak po kayo, dali nyo lang sana yung mga proof of documents ng mga bata para wala ng questions. Like IDs. Birth certificate, kahit birth certificate lang ng mga bata, tsaka marriage contract niyo po, kasi sabi niyo kasal naman kayo, di ba? So yun lang naman po, marami pong salamat. Sige, thank you. Okay, dito na tayo. Tao po! Ayan, hi! Okay, kayo ba yung nasa baba kanina? Okay, pwede po bang ma-interview din po kayo? Sige pa. Okay. Kilala niyo po ba ako? Opo, si Kurt TV. Lagi po akong nanonood ng vlog niya. Ay, wow, naman palakpakan naman dyan. So, ang tanong ko po is ilang pamilya po meron dito? Isa lang. Ah, isa lang pamilya ako po. Ako lang at saka yung tatlo. Where is daddy? Nasa po si daddy? Nasa ano po siya eh, nasa Japan. Ah, nasa Japan. So, ang kasal po ba kayo ni daddy? Hindi. Okay, okay lang. At live-in pero may anak. Opo, ayan, tatlo. Okay, may gambal po ako eh. Okay, so qualified naman din po yon. Basta, siguro naman po may birth certificate kayo ng mga to. Opo, meron sila. Pero, nakapilido naman sa tatay. Ay, very good. Okay lang naman. Basta, pero yung ID ko po is apelido po. Okay lang naman po yun. Okay. So, ito po bibigyan ko po kayo ng form na to. Tapos isusulat niyo lang po dito ang inyong pangalan, tapos isusulat niyo lang po dito ang susulat niyo po dito ang inyong pangalan, tapos pipirmahan niyo po dito. Katunayan po nito na kayo ay binigyan ko ng form.
So anyway, yun naman po ang sabi nyo, kayo ay nasa category ng live-in, hindi kasal, pero may anak. So pasok po kayo sa guidelines. Ang bago po kasi nating guidelines ngayon is, kahit wala kayo sa master list o nasa master list po kayo, is pupuntahan namin kayo house to house at bibigyan namin kayo ng form. So dahil may anak po kayo, ay qualified po kayo. So yan, mukha naman pong nagsasabi kayo ng totoo, no? Talagang naano patuloy ako, ha? Nanonood lang. Nanonood ako lagi pag may mga ano. Lagi yun ang pinapanood ko. Ano po dito, one? Oh, one lang. Tapos pakipirmahan po doon sa tapat ng inyong number. Okay, tapos po, ma'am. Ito pong inyong form. So right after mapirmahan nyo po itong mga ito, pag lahat lang po ng katanungan dito isagutan nyo. Pag napirmahan nyo na po, na-fill upan nyo na po lahat yan, punta na po kayo doon sa covered court at may payout na po doon. So right away, right after matapos nyo po yan, pwede na po kayo pumunta doon. Okay, thank you po. Thank you. Salamat, Mayor. Pagkatapos nga silang ma-interview sa kani-kanilang mga tahanan, ay dito naman sila pupunta sa multipurpose ng manggahan para sa kanilang final validation. Oops! Alam ko na po ang iniisip nyo. Huwag kayong mag-alala dahil ina-apply naman nila dito ang social distancing para sa kanilang mga kaligtasan. Tignan nyo naman, naka 1 meter distance po sila sa kani-kanilang mga katabi. Dito naman sa section na to ay ang kuhaan ng barangay clearance. Meron pong mga barangay officials dito na magpo-provide sa inyo ng barangay clearance kung ikaw nga po ay walang ID o pagkakakilanlan, o kung hindi rin po nakapangalan sa iyo ang inyong mga anak, or kung ikaw nga ay kukuha lang para sa authorization letter dahil ikaw nga ang magki-claim ng pera ng inyong mga kamag-anak. Pagkatapos namin kayong ma-interview sa inyong mga tahanan, ay pupunta nga po kayo dito sa inyong multipurpose hall para sa inyong final validation, at malalaman talaga natin kung nagsasabi kayo sa amin ng totoo, dahil sa laptop na yan, nandiyan ang lahat ng pangalan ng pamilyang taga dito sa Barangay Manggahan, at makikita nga natin sa system na yan kung talaga nga namang nakatanggap na kayo ng ayuda mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Kaya naman, hanggat maaga pa, sinasabi na po namin sa inyo na magsabi na po kayo sa amin ng totoo, dahil pagdating sa system na yan, makikita at malalaman din nila kung kayo nga po ay nagsabi ng pawang katotohanan sa aming mga validators na nagpunta sa inyong mga tahanan. Ito nga ang pagador o ang payout section. After nyong ma-validate sa system at malaman na qualified kayo, sila nga ang magbibigay sa inyo ng 8,000 pesos. Kaya naman, congratulations sa lahat ng qualified at makakatanggap ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP dito sa Barangay Manggahan. Alam kong matagal na araw nyo rin pong hinintay yan. Kaya naman, this is the day na dapat nyong ipagpasalamat sa lahat ng mga taxpayer kay Mayor Vico at sa buong Pasig City. O diba, ganun lang kasimple? Pupuntahan kayo house to house at i-interviewin lang kayo, tapos ibibigay na po sa inyo ang form. Right after naman ay pupunta kayo sa multipurpose hall para po ma-validate naman kayo sa online kung kayo nga po ay nagsasabi sa amin ng totoo. Pagkatapos niyan ay ipipayout na kayo at bibigyan na kayo ng pagador ng 8,000 pesos. Ganun lang po kasimple ang Pasig Supplemental SAP. Kaya po sa nababasa natin at naririnig natin na naglilista at nag-a-attendance, wala pong order na ganyan si Mayor Vico o ang Mayor Office. Pagkatapos niyo pong ma-payout, umuwi na po kayo sa inyong tahanan at ipamalitan niyo na po sa inyong pamilya na kayo ay nakatanggap ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP.
bakit po kayo naiiyak? Kasi titiyak. Oh, patingin daw ng 8,000 pesos. Patingin nga po niyan. Ah, naiiyak si Nona. Okay lang po niya. Lamat ha. Okay lang po yan ha. Sige po, thank you. Sa mga taxpayer, thank you kay Mayor Vico. Natanggap ko 8,000 ha. Patingin daw po ng 8,000. Ay, ang galing. Saan mo po gagamitin yan? Pambibili pa natin alak yan? Kasa pamilya. Very good, sir. Thank you ha. Ayun. Thank you marami po sa Pasig taxpayers, also kay Mr. or kay Mayor Vico Soto. Magkano po ba yung natanggap niyo, sir? 8,000. Patingin daw po ng 8,000 pesos na yan. Pakibilang daw po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woo! Masaya-masaya tayo dyan. Thank you, taxpayer! At kay Idol Vico. Thank you. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dito. Magkano po ba yan? 8,000! Ipay-pay mo nga yung 8,000. Tingnan, tampal-tampal mo yung 8,000 dito kung talaga. Ay, o, talon-talon ka nga kung masaya ka kung dito. Ayan, thank you, tata! At ito pong muli ang pinakahuling balita sa pagbibigay ng Pasig Supplemental SAP dito sa Barangay Manggahan. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV! Please don't forget to like and subscribe!